Ayon, kamusta kayo mga kamorge? Dito ako ngayon sa morge, papaalsa mo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano yung gagawin natin dahil yung patay is baluktot o yung nakatagilid, yung mula doon sa may balakang hanggang doon sa may paanan na ipapakita ko sa inyo. Kaya kung makikita nyo, ito yung pinakatuhod niya. Ito yung balakang. At ito yung gawing paa. Kaya makikita nyo na baluktot yung forma ng katawan niya. At ayun, mag-start na kami. Ayun yung helper ko at ayun yung gagamitin na taol. Ayun, game na. Ayun, tinatanggal ko na ng dami. Ito, babalsa mo yun. Matay ang tali. Ito yung pinakabanta tali natin ngayon sa archery. Pero bago natin kuhanan ng archery, ayusin ko muna yung labi ng matanda dahil wala siyang pin. Yung babalasan mo yung kula to is talagang liit na talaga. Sa pag-aayos ng labi, hindi dapat galaw ka lang ng galaw sa labi. Kasi pag nabugbog sa pagkakahawak ng daliri mo yan sa labi, may possible na mamaga yung pinakalabi niya kapag kinakargahan na ng formalin. Tamang ano lang, ayos lang, tamang hawak lang. Huwag lang yung mabugbog sa pagkakahawak. Naayos na natin yung labi ng patay. Kukuha na natin ng artery sa braso o sa brachial artery yung babalsamuhin natin. Ayan, ito yung artery needle. Papasok na natin sa loob ng artery. Nakagana natin yung mula sa brachial artery pababa sa may kanang kamay. Bakit naman tayo paikot sa buong katawan? Habang nagkakarga tayo sa artery, paakyat sa buong o papasok sa buong katawan, kailangan inaayos na natin yung labi, yung pinaka-facial expression ng patay para magawa natin yung gusto nating ayos sa mukha. Ito nyo, ito yung kanang kamay ko. Naka-forma siya para iayos yung labi ng patay. Ito naman kaliwa ko. Ito ngayon yung magbabanat sa pinakanoon para mawala yung mga lukot-lukot, maging maayos tingnan o para natutulog ng patay. At kapag naiayos na natin yung forma ng mukha ng patay, i-check naman natin ngayon yung buong katawan, kung tumalab na yung formalin o kung tumitikas yung patay. Pero kung magaling talaga isang embalmer, kahit hindi niya nahawakan o pisilin yung mga muscle ng parte ng katawan ng patay, malalaman niya na sa tingin lang ha, malalaman na niya kung merong pumasok na formalin sa parte na yun. Timelapse muna tayo after na matapos natin yung arterial embalming, makikita niyo yung tinatawag pagre-recta sa patay. Tapos na yung arterial embalming, tatanggalin ko na yung artery needle sa artery.
ng patay. Ngayon, may mga parte ng katawan ng patay na hindi pinasok ng formalin. Kaya gagamit tayo ng tinatawag nating hypodermic embalming o yung gagamit tayo ng tubo na may mga butas yung dulo na yun ang gagamitin natin para irekta sa katawan o sa pinakamasel yung formalin. Ito yung tinatawag nating embalming trocar. T-R-O-C-A-R. Hindi po trocar. Hindi troncal. Yung iba kasi tinatawag yung troncal. Trocar po ang tawag nito. T-R-O-C-A-R. Ito ngayon yung ginagamit natin para irekta sa mga muscle. Ito ngayon dadalo yung formalin. Hindi naman ganun katalim ito. Sakto lang para dumulas lang itong pinaka-tubo. Medyo maliit pa ito kasi ito lang ginagamit ko kapag magre-recta o gagamit tayo ng hypodermic embalming. Kapag mag-drain na o mag-aspirate na tayo ng dugo, mas matabang tubo ginagamit ko para mas mabilis nahihigot yung dugo. Tanggalin natin yung artery needle. Ipapalit natin itong embalming trocar. Ayan, start na tayo ng pag-hypodermic embalming. Bali, ang ginagawa ko ngayon is mismo sa balat muna. Kasi yung sa may parting tiyan na to, napakadalam na pasukan ng formalin yan. Kumbaga, hindi ganun tumatalab yung formalin. Kaya maglalagyan natin siya. At ayun, nalagyan na natin sa mismong internal organs sa tayo pupunta. Kasi ang stomach, intestine, liver, hindi masyadong pinapasok ng formalin yan sa arterial embalming. At ayun, hindi muna natin tatahin itong pinaka naging butas sa tiyan. Bali, iipitin lang natin ng forceps. Dahil mamaya, ito rin yung gagamitin natin butas para ipasok naman yung trocar na gagamitin natin sa pag-aaspirate o pagkuha ng dugo. Tapos na tayo sa may gawing tiyan. Sa pababa naman tayo. Dito na tayo sa may gawing baba. Mahalaga rin na ma-preserve natin na maayos itong gawing pinal dahil marami na akong experience na galing sa ibang funeraria na patay. Kumbaga sahod, yung galing sa ibang lugar, dinalaray ko sa lugar namin, hindi masyadong na-preserve yung pinal, kaya nabubulong. Ito talaga yung isa sa pinatatamaran ng isang invalid, yung magre-recta. Kasi natutunan ko sa mga tito ko, lalo na kay dito noon. Kasi tinuro daw ni Tatay Ben yung lolo ko, may tito nono sa akin yung gabi na huwag mong titipirin ang trabaho o sa pag-iimbalsa mo. Kasi kapag ka tinipid mo ang trabaho sa pag-iimbalsa mo, sigurado, mabubulukan ka ng patay. Kumbaga, hindi pwede yung katwiran na pwede na yan. Hindi pwede yung bahala na dapat sigurado ka sa ginawa mong pagkatrabaho. Tapos na tayo sa may mula tuhod hanggang sa may puwitan. Dito naman tayo sa tuhod hanggang sa may bindi. Bago tayo pumunta sa kanyawang bahagi ng bindi at manghita, tatahiin ko muna yung naging butas sa may kanan. Rekta naman natin yung kaliwang hita at binti ng patay. Tahi na ulit. Mm-hmm.
tahiin naman natin yung braso na kinuhanan natin ng artery. Mag-i-inject naman tayo sa paa ngayon dahil hindi ganang tumalab yung formalin sa paanan ng kamay. Tapos na tayo mag-inject sa paa. Kumbaga, bababa rin o pakakapitin lang natin yung gamot sa buong katawan ng patay. Drain agad, pero hindi na akong papakita ng pag-aspirate o pag-drain. Ang susunod na clip is yung paghatid na o yung pag-ayos ko kay nanay dahil sa baluktot na itong patay. Hindi na pala na pwede yung natin. Lag-lock daw rin ba na kami? Hindi na mahalata yung natin. Hindi na mahalata. Lalagyan nila na rin. Ayun, tapos na tayo magbalsam at ayun, nililinis na ni Boss Tepo yung embalming table at papakita ko sa inyo yung naging pag-aayos o yung naging kayarian ng ginawa nating pag-aayos dito sa may baluktot na patay. Ayun na yung ginawa natin na baluktot na patay. Ayun, wala tayong ginawang kahit anong hiwa dyan. Ginawan lang natin ang paraan para maging maayos din na. Diba? Alright. Okay, hindi nahirapan yung patay. Next clip, paghahatid na ng patay at yung pag-aayos ng bulaklak. Ini kau yang nak pergi ke sini. Nasi.